Good news nga mga idol para kay LeBron James tungkol nga sa kanyang ankle injury ayon nga sa mga reporters na ito. Pero bago natin yan pag-usapan ay ito muna ang ginawa ng team ng Milwaukee Bucks ngayong araw. Dahil alam nyo ba ngayon ay number 1 na nga sila sa Eastern Conference at patuloy nga nilang pinatitindi pa ang kanilang posisyon dyan. Dahil sa panalo nga nila ngayon laban sa team ng Brooklyn Nets sa pangunan ni Giannis with 33 points, 15 rebounds ay sila na nga mga idol ay merong 15 game winning streak. Sa buwan nga ng February ay hindi sila natalo kahit isang game. Kaya naman mga idol ngayon ay patuloy ang pag-iingay ni Giannis at delikado nga daw ang posisyon neto ni Nikola Jokic bilang number 1 sa MVP race. Dahil itong si Giannis hindi lamang basta nagpe-perform ngayong season na meron ngang ina-average na 31.3 points per game, 12.5 rebounds and 5.3 assists per game. Ang kanyang team din ay nagpe-perform and currently sila ang may best record in the NBA, 44-17. So let's see mga idol kung anong mangyayari sa MVP race. Dahil dumidikit nga ito ng dumidikit as the season goes by. Anyways nga mga idol, ngayon ay pag-usapan na nga natin ang good news patungkol kay LeBron James. Sa laban nga nila ngayon against sa Memphis Grizzlies, ngayong araw ay nakita nga si LeBron na meron ngang walking boot. At ang walking boot mga idol, ang purpose niyan ay para nga hindi na magalaw yung ankle ni LeBron, hindi na ma-sprain pa ng kahit kaunti. Dahil kapag naka-walking boot ka nga mga idol ay nakapirmi lang ang iyong paa at hindi mo talaga ito magagalaw. At mukha nga ang isosot yan ni LeBron James for a little long time nang dahil nga daw mga idol may pamamaga sa ankle ni LeBron James. Pero ang good news nga sa atin ng isang reporter kahapon na si Mark Medina ay ang ankle injury nga daw neto ni LeBron James ay walang structural damage at hindi kinakailangan ng surgery at hindi daw ito season ending. Ibig sabihin lang yan mga idol, walang ang tear, walang kung anong bale, walang kung anong fracture ang nangyari sa ankle ni LeBron James, which is the best possible scenario. Kinakailangan nga lang daw ng panahon para maipahinga na ito nga ni LBJ ang pamamaganga ng kanyang ankle at inaasahan niya yan mga idol na in a couple of weeks. At latest update naman sa atin ngayon ni Adrian Wojnarowski, LeBron James's right foot is expected to be reassessed in 2 weeks to see how much progress he's made. But the timeline ng pagbalik nga daw ni LeBron is expected to extend beyond that checkpoint. So ibig sabihin niyan mga idol, for the next 2 weeks, wala nga si LeBron James, ipapahinga niya muna ang kanyang namamagang paa. Ibig sabihin lang niya na ang pagbalik na posible ni LeBron James ay ang linggo nga kung saan sa March 13 hanggang sa March 18. At ang mga laban nga dyan ng team ng Los Angeles Lakers ay against dito sa team ng Knicks, Pelicans, Rockets at pati na rin Mavericks. So yan nga mga idol ang posibleng pagbalik ni LeBron James sa lineup ng team ng Los Angeles Lakers. Pero ayon pa rin sa report ni Woj, depende nga daw ito kung anong magiging performance ng Lakers. Kapag hindi maganda ang kanilang gawin ngayong wala si LeBron at patuloy ngang bumababa sa standings, ay baka mapilitan ngang mapaga ang pagbabalik ni LeBron. Pero kung magiging maganda naman ang performance ng Lakers at patuloy silang umangat sa standings, ay mabibigyan ito ng extra time si LeBron James para nga makapag-heal pa. So magandang gawin ng team ng Lakers ngayon talaga mga idol ay gawin ng kanilang best para nga manalo ng mga games at mabigyan pa nga ng mas mahabang panahon si LeBron James ng mga pagpahinga para nga pagdating ng playoffs ay almost 100% na nga siya at magaling na ang kanyang ankle injury. Pero sa ngayon mga idol, ang latest update kay LeBron, for the next 2 weeks there will be na LeBron James para nga sa team ng Lakers.